True FM dito sa 105.9. Yan! At nako mga kapatid, welcome na nga po sa ating programang H2H Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy. Ang inyong guwapo Poy na makakasama nga ninyo ha sa loob ng isang oras na ito ngayong Wednesday. Kumusta po ba ang inyong kalagitnaan ng linggo? Sana kayo ay masaya, sana kayo ay nakangiti at merong mga inaasa-asahan na na mga paparating na swerte sa mga susunod na araw. Meron na raw ba? May mga umaalingaw-ngaw na ba sa inyong mga katabi? Uy, i-release na raw yung ano, yung cash gift. Yan. Kaya yung bonus. I-release na. Matutuloy kaya? O, hindi kaya mapupurnada na naman tayo. Basta ang importante mga kapatid ha, huwag nyo munang ipangutang hanggat hindi nyo po nahahawakan yung mga biyayang yan dahil baka nga ho medyo ma-delay. Okay, huwag munang ipangako, huwag munang ihiram. Oo, pero syempre ingatan po natin dahil nga okay, nagtataasan ang presyo ng mga bilihin pero of course, huwag nga po natin kalimutan din na mag-enjoy at bilhin yung mga pangangailangan natin. Yan. May kailangang kumpunihin sa bahay? Ha? Eh, sige. Doon na muna mapupunta ang mga budget na yan. O kaya naman, merong kailangan at nire-request ang iyong anak na hindi naman ho, kapritsyo niya lang, kundi kailangan naman sa school. Well, doon muna ang punta rin ng mga budget, ano, yung mga extra natin na mga matatanggap. Basta mga kapatid, ha, maging wise nga po tayo sa panahon ngayon. Oo, wag masyadong laban ng laban, lalo na kapag ka bayaran na pwede naman sanang naiwasan. Diba? Oo, ganyan yun eh. Yung iba lumalakas ang loob kasi nga, oh, kasama yung tropa, kasama yung mga kaibigan. Ay, ang ganda nito, punta sa mga tiyanggi. Yeah, meron na naman, di ba, na mga tiyanggi ngayon. Mura nga, pero wala naman sa budget. Pero dahil bumili si ganito, oh, yung gondo naman yun, gusto ko rin. Ayun, warat ang budget. Oh, di ba? Masaya, saglit, pero nung papauwi na, nakasakay na, naku, ano kayang pagkain namin bukas? Para napasobra yata yung... ayan. And of course, para sa lahat nga po na mga medyo nakatulalay pa rin ngayon, ano? Dahil nga po doon sa nakaraan na pag-check out ng kanilang mga in-add to cart. Oo, na-add to cart na naman nung 11-11. Yung iba, may mga kilala ko ha, tulala pa rin ngayon. Oo, dahil wala eh. Oo, check out nila, tapos bayad. Sabi niya, parang ano ah, parang hanggang ngayon di sila makapaniwala. Okay, pero sige, tuloy lang ang paghahanap buhay. Kung meron naman po tayong lakas, meron pa naman tayo, syempre, ng mga inspirasyon. Yan naman po ang mga hindi nawawala. Diba? Eh, tuloy lang, push lang. Eh, nagkamali na ng bahagya eh. I-enjoy na lang kung ano yun nandyan, ha? Okay, kaya naman, ako, ngayong Wednesday na ito, pampaganda ng inyong mood, dalawang 250 pesos na cash ang aming ipamimigay bago nga po matapos ang ating programang Heart to Heart. Ayan, at syempre, nako, ay maganda rin, nasagutin nyo na ang ating love question of the day as early as this time. O, eto ang love question natin, kapatid, ha? Ano nga bang mga senyales na nanlalamig na sa'yo ang jowa mo? Ay, nanlalamig na. I love you. Sige, thank you. Ay, thank you na lang. Hindi na I love you too. Ba't ganun? Mahal ka pa ba niyan? Ay, hindi. Salamat sa pagmamahal. Papasalamat na? Tapos na? Ganun ba yun? Aba, sige. Ano nga ba mga senyales sa'yo, kapatid? I-share mo na yan sa amin dito, ha? At ikaw rin, kung paano ka magparamdam na nanlalamig na ako sa jowa ko. Paano mo ba pararamdam yan na kulangan na ako sa lambing mo? Kulangan na ako. Kulang ka na sa lahat. Oo, hindi na nga kita makita eh. Kaya nakakita na ako ng iba eh. Yan, mga ganyan. Diba? Sige. Oo, i-share nyo lang po nang i-share yan. Pero syempre, meron din po magbabahagi sa atin. Kaya i-ready nyo na rin mga kapatid ang inyong mga astig na comments, astig na advice. Yan. Dahil ang ating astig na usapan, isusunod na nga po natin. Ha? Maya-maya lamang. Pero syempre, mag-hi and hello lamang po muna tayo sa maraming mga nakatutok na nga po sa atin. Kaya i-share na nang i-share ang ating live streaming. Go, go, go! Ayan, sina Lubero Ambasing na nakikinig mula sa Calatrava, Negros Occidental. Si Nico Cabales. Ayan, talaga naman. Aleni Hunko. Sina Jodel Miranda. Jane Perez.
si Fran Pavs. Hello, Fran! Ayan, sina Tristan Wyatt Gulay. Si Ermi Capiral, nakapag-share na ba kayo? Ayan, sina Helen Morcilia, Ruel Crisostomo, oh, from the City of Dreams. Ayan, si Jocelyn Asuncion. Oh, pakigreet nga po si Navidad Pascua. Oo, Navidad talaga, hindi Natividad. O yan, Navidad, Pascua. Pwede rin naman kasi yung Navidad. Sina Gail Enriquez, sina Jericho Ferrer, maraming maraming salamat na nasa Taytay Rizal. And of course, maraming salamat din ha sa mga nakadaupang palad kong mga STIers kahapon. Oo, dyan sa may STI Kainta Campus. Thank you so very much. Ayan, at sana nga po, meron kayong mga napulot na aral kahit papaano. Talaga may umiyak pang estudyante ron, ano? Basta push lang. Ayan, push lang tayo ha sa mga students. Sana nakapagbigay nga po ng inspirasyon ng inyong lingkod sa maraming mga estudyante. At alam nyo, natatawa ko. Dahil natakot pa nga yung isa sa mga host kasi nagbiro siya. Sabi niya, habang pinapanganak ako ay nagdi-DJ na siya sa radyo. Sabi ko, ay, na-offend ako. Pero hindi, totoo. Alam nyo, hindi ako totoong na-offend ha. Ayan, natuwa ako dahil 2005 siya ipinanganak. At 2005 din talaga ako nag-umpisa sa radyo na mag-DJ. Sabi ko, aba, totoo nga yung sinasabi nitong batan to, no? Yan yung isa sa mga host natin dyan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nandito pa rin si Kuya Poy, ilan na ba? 19 years? Oh, 19 years, yeah. Mag-to 20 years na next year sa radyo. Kaya thank you so very much. At mas maganda pa nga dito, mga kapatid, nasa TV rin tayo. Nasa Channel 19! Oh, di ba nga, bongga? Kaya kailangan prepared na prepared tayo dati. Kapag ka nasa radyo ka, no? Ito naman para sa kapakanan ng ibang mga, ano kayang itsura ng mga DJ? Ganyan. Alam nyo, kung ano yung nakikita nyo ngayon, ganun din naman kami pumapasok. Akala kasi nung iba, hindi kami nag-aayos. Of course, nagpupulbus din naman kami. Of course, nagpapabango rin kami. Of course, nakadamit din ng maayos. Oo, kahit nung hindi pa tayo nakikita sa TV. Kaya naman, kung ano man yung nakikita nyo dyan sa, ano, no? Sabihin na nating effortless na yan, ha? Sa mga nasa, sa mga nasa Channel 19, hello po sa inyo. Aba, maganda. Naumpisa na nga po natin ang ating astig na kwentuhan. Kaya naman, i-ready nyo na rin po ang inyong mga pagtawag sa amin. Pwede kayong tumawag, ha? Ito ang ating mga hotlines, 8689-3289 at ang 8689-3290. Okay? 8689-3289. O kaya naman ay ang 8689-3290. Tara na kapatid, samahan nyo na nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy para sa ating programang H2H Heart to Heart. H2H Astig Confessions. Mga kapatid, sa oras na ito, nako, gusto ko munang i-welcome ang marami sa ating mga kapapakinig pa lang, ano, sa 105.9. Ayan, dahil kung hindi nyo po naitatanong, every Monday, Wednesday, and Friday, special na special po ang ating segment na H2H o Heart to Heart Astig Confessions, kung saan ang mga astig na sinasabi sa ating mga ikinoconfess, 'di ba? At inaamin ng ating mga kapatid ay pinag-uusapan natin. At pwede nga po kasama po kayo diyan, ha? Kayo mga nagko-comment sa ating Facebook Live, kayo rin ang mga tumatawag sa ating mga hotlines, ha? Pwede po. At meron pa kayong pagkakataon na mabigyan ng isa sa dalawang 250 pesos na cash na ipamimigay namin menya-menya lang. Ayan. Kaya hintayin nyo lang, ha? O dahil maganda magkausap tayo o mabasa ko ang inyong mga komento dahil alam nyo ba? Oo, itong ating Astig Confessions ngayon ay nagngingit-ngit na raw sa galit dahil hindi na maipinta ni Maribel ang nararamdaman niya sa kanyang kinakasama. Ay, naku, alam niyo ho kasi itong si Maribel, meron palang kinakasama na si Denver. Oo, matapos na makuha ang kanyang bonus sa kumpanyang pinapasukan, 500 pesos lang daw ang nirimit. Ha? Ang iniabot sa kanyang live-in partner na si Maribel. O, huli na nang madiskubre nitong si Maribel na nasa
20,000 ang kabuang bonus na natanggap nitong kanyang kinakasama na si Denver. Aba, ano ba ang gagawin mo rito, kapatid, ha? Sa ngayon po ay nawawala-wala, napuputol-putol yung linya ni Maribel. Pero kung sa'yo nga mangyayari, kapatid, gusto kita makausap, ha, na itinago sa'yo ng iyong partner na merong ganitong natanggap, tapos kakapurit. Oo, yun talaga naman, ni wala pa sa kalingkingan ng mga gastusin ninyo na para bang ano lang, alam mo yung parang pagka nagsusugal ka, ano yung ano, balato? O parang balato lang yung binigay sa'yo. O, o ito, nalo kong 20,000, o ito, may 500 ka. Ang problema, asawa ka. Ang problema, live-in partner ka. Parehas kayo sa bahay na mayroong mga gastusin, mayroong mga... Ah, di ba? Yan yung pinoproblema ng iba. Pero nga lang, sabi nga ano, ay meron din naman na gusto rin naman kasi kitang sorpresahin. Meron din akong pinag-iipunan para sa iyo. Yan yung nagiging dating sa iba ano. Kaya, sige. Tawagan niyo po ako. Ito ang ating mga hotlines. Ano nga yung mga hotlines natin? Ayan, tawagan niyo po ako sa ating mga hotlines, mga kapatid, ano? 8689-3289 at ang 8689-3290. Tumawag na po kayo habang inaantabayanan natin. Alam niyo, napuputol-putol yung linya nitong si Maribel, ano? Ayan, pero ganun pa man, alam ko naman na nagegets niyo na kung ano nga ba ang nagiging problema. Ayan, malamang merong masasabi itong si Marites Intia. O kahit nasabi niya, naku po, na ulan dito ngayon, medyo hindi ko kayo marinig. O, ayan. Ang sabi ni Gail Enriquez na mula pa sa Hong Kong, yung worth 500 pesos lang din ang ipakain mo sa kanya. Oo, ano yan, hanggang December na ba, Gail? O, kasi Christmas bonus eh. Oo, bonus na raw yun natanggap eh. E, paano yun? Diba? O, yan lang naman binigay mo. Ay di, sige. Pagtiyagaan mo rin o yung isinare mo sa akin. 'Di ba nga? Ayan, at syempre, ayan, ano ba ang masasabi rito, ha, ng marami nating mga tagapakinig na sina Raylan Centillas o na nasa Sikihor Island pa. Oy, thank you po, ano. Sabi ni Elmer Buwan naman, hashtag ang astig advice ko, Kuya Poy, ha, kung nagngingit-ngit na sa galit itong si Ate Maribel sa partner niya dahil nga natuklasan mong ganun pala kalaki, pero ganun lang kaliit, ganun kalaki ang natanggap niya, pero ganun lang kaliit, kakapurit. Oo, yung ibinigay sa'yo. Ang gawin niya, kumprontahin niya na yung partner niya. Oo, napakahirap naman po din talaga mag-budget, lalo na nga sa panahon ngayon. Napakamahal din na mga bilihin. Oo, siguro alam nyo, ito yung ano, hindi naman sa, hindi natin masasabi na mukhang pera. Yeah, meron kasi yung iba ganyan eh, mukhang pera o kaya gusto ay hawak ang lahat ng budget dahil sila yung partner na babae. O dapat alam ko ang lahat. I don't think that's it. I don't think yan ang problema na iniaakyat sa atin ni Maribel, ano? Feeling ko yan yung binanggit ni Elmer Buwan. Sa totoo lang, sa hirap nga mag-budget ngayon, tulungan mo naman ako. At least siguro nasa libo rin, ano? O kung meron kang natanggap na 20,000, 20,000, wag naman parang puchu-puchu lang yung 500. O tapos yun lang iaabot mo sa live-in partner mo hanggang Pasko na, kahit pa may sorpresa ka. O kahit pa meron kang gustong irigalo naman sa kanya sa mga susunod na araw or for December, 'di ba? Wag naman din ganung kaliit. O yan si Rosalina Dalangin, sabi niya. Hashtag ang astig advice ko, ibalik mo na lang yung 500 niya. Oo, siya na lang ang ipag-budget mo rin. Uy, pwede rin. O, di ba? O, sige, tingnan natin. O, dahil alam ko na meron ka natanggap na ganito kalaki, o, binigyan mo lang ako ng pampalubag loob na 500. Hindi na, hawakan mo na lahat yan. Pero, ikaw ang bahala sa pagbabudget. Ay, tama, no, Rosalina? Oo, papaano yan? O baka siya rin na magsabi na, hindi na pala, ito na lang, hati na lang tayo. O kaya, 8,000 sa'yo, lagay mo sa savings natin. Yan, ganyan, ano? Yan kasi nakakalimutan natin minsan, eh. O, naalala natin, kapag ka nagkakapera na tayo sa mga kapatid nga po natin nakakarinig,
yung mga ano ba ang bibilin ko? Ano ba ang gastusin ko? Ayan, ano ba yung gusto ko? Yeah, minsan nakakalimutan, lalo kapag malaki nga. O, kasi yung mga cash, mga cash na bonus na ganyan. O, feeling natin hindi natin pinaghirapan. Of course, pinaghirapan mo na rin yan for the whole year. Diba, may percentage yan, kahit pa may tax yan, kahit pa may ano yan, pinaghirapan mo yan. Oo, diba? Kaya iingatan pa rin at unahin kung ano talaga yung mga pangangailangan muna. Oh, ganoon ha. Hello po kay Mommy Ana Marie Batlanggao na nakikinig po sa atin ngayon. Ayan, at syempre sina Bibay. Thank you. Ayan, at si Madam Jam Fajardo at si Fe Kodog. Salamat. Sabi ni Fe Kodog, pag-usapan nyo yan ha. Oo, pagka nagbigay, ano to? Ayan, pagka nagbigay na kumpletuhin. Putol yung message. Ayan. Oh, ito. Sabi pa, may follow-up si Gil Enriquez. Ibabalik ko na lang yung 500 sa kanya. Tsaka palalayasin siya. Gusto mo yun? Diba kasi nga ho, sa mga maliliit na halaga na ganyan. Lalo na kapag ka mga minsan lang naman dumarating yan eh. Sa isang taon, oh, yung mga Christmas bonus, oh, yung mga natatanggap na ganyan. Minsan lang, kaya sana wais din tayo, matalino rin natin nagagamit na isusubi yung dapat isubi. Oh, hindi yung isisikreto mo na lang. Lalo na, at nakikita mo naman na nahihirapan din mag-budget yung partner mo. Or at least, magsabi ka ng heads up, meron ako natanggap. Kahit wag mo nang sabihin kung ano yung halaga. May natanggap ako na ganito, pero yung reasonable naman. O, ang iaabot mo rin. Lalo't nagdarahop din kayo. Diba? Parehas kayo naghihirap sa buhay. Nasabihin na natin ganoon. Okay, eto. Si Arnel ng Quezon City, 24 years old. Ano kaya ang masasabi niya? O, ano kaya ang astig advice niya para dito sa ating caller na si Maribel na hindi talaga makakonek-konek ng maayos kaya hindi rin natin makausap. Pero sige, nandito si Arnel. Arnel! Yeah, boy. Oh, magandang tanghali sa'yo, Arnel. Ano bang astig advice mo, pare? Hindi okay yun, Kuya Boy. Bilang babae. Anong hindi okay? Malaking yung binibigay ng lalaki. Mm-hmm. 500, no? Opo, kasi malaking pera po yung natanggap niya, tapos 500 lang po yung binibigay. Oo. Eh, paano pagka ikaw naman, Arnela, nakatanggap ng ganoong halaga, 20,000? Oh, magkano ba ang reasonable para sa iyo na i-share din doon sa live-in partner mo o sa asawa mo para alam mo 'yun, hindi naman parang pinasweldo mo, kumbaga para everybody happy. Ano sa tingin mo? Mga magkano? 2,000 po ang akin. Baba pa rin ha. Pero sige, kahit papaano ha. Mas 2,000 po yung akin, boy. Ah, paano? 2,000 yung akin, kanya yung tira. Oy, ambait. Oh. Ang sweet naman. 18,000. Oh, sa 20,000 bibigay mo sa kanya para sa budget ninyo. Oh, tapos 2,000 lang sa'yo. Yun naman pa, linawi mo kasi paputol-putol to si Arnel kung sumagot eh. Maraming salamat sa'yo ha, Arnel. Opo. Oh, totohanin mo yan ha, 18,000 ha. Laki naman masyado. Buwasan mo. Oh, ito maganda rin yung comment ni Jocelyn Asuncion. Sabi niya, ay nako, ibabalik ko na lang po. Baka po masama pa loob niya eh. Babalik ko na lang yung 500. Oo nga, para napilitan lang. Biruin mo, natanggap. Imaginin mo lang ano, kapatid. Imaginin mo, 20,000. So, 20 tagi 1,000. Pinabaryahan pa yung isang 1,000. Ha? Para may maiabot doon sa live-in partner. Ang birang. Baka bahagi lang ng sukli yun eh. O, diba? Kasi, ay, teka, may bibilin ako. Yan, dinukot yung 1,000, no? Sa 20,000. Tapos yung sukli. Ah, ito, pwede na to sa kanya. O, yan ang iba budget. Ewan ko. Ayan, si
Ayan, sila Lane Paloma, sabi niya, hashtag Astig advice ko, dapat si Mrs. talaga ang may hawak ng budget. Ganyan naman talaga ang setup ha, sa mag-jowa. Babae kasi ang masinop sa paghawak ng pera, kaya i-prioritize dapat ang para sa pamilya at hindi lang para sa sarili. Ayan, agree naman ako dyan, Lane Paloma. Pero nga, sa panahon ngayon, wala naman sa gender. Hindi naman importante kung babae o lalaki naghahawak ng pera. Sino ba ang marunong talaga sa pagbabudget? Sino ba ang marunong talaga at sabihin na nating may higpit sa pera, may disiplina? Siya ang maghawa. Kahit ikaw yung asawang lalaki o ikaw yung asawang babae, dapat ganun. Oh, that's the attitude. Kasi not necessarily ang mga babae ang ano ha, ang masisino. Dami yung kilala dyan. Baon-baon sa utang ha. Oh, nung panahon ng emergency, nangangatok ng bahay pa utang kasi walang naipon kami ni pare. Oh, ano nangyari? Oh, puro pa skincare ka nung nakaraan, Mars. Ayan, may mga ganyan, puro pa skincare ka, gimmick-gimmick ka, Mars, nung nagtatrabaho si pare. Oh, nasaan ang inipon? 'Di ba? Kaya not necessarily babae. Okay, kung sino sa inyong dalawa, pag-usapan ninyo. Okay? Ayan, at syempre, naku, maraming salamat mga kapatid, ano? Tuluyan na nga pong hindi natin nakausap si Maribel, but then again, marami ang nakaka-relate na hindi naman tama, hindi nga po reasonable na ganun lamang ding kaliit. Ang ating ibibigay sa ating partner, hindi naman yan sweldo para sa kanila, hindi naman yan bonus para sa kanila, kundi bahagi na rin ng ating para makaluwag-luwag na budget sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon. Kaya we take it into consideration, ano, na ibibigay natin yung reasonable talaga at bukal sa puso natin. Yan yung mahalaga doon. Hindi naman pwede na ikaw ay magbibigay ng malaki, pero ikaw naman, panay naman ang ungot mo rin at nanunumbat ka. Eh, binigay ko sa'yo. Lahat na lang ang ikinilos mo. Bakit ganito pagkain natin? Eh, binigay ko sa'yo. Oo. Bakit ganito ang agahan natin? Eh, yung binigay ko sa'yo. Pagka ganun naman ang ganun ang katsaw, mali rin yun, kapatid, ha? Okay? Kaya dapat bukal sa loob ang ibabahagi natin sa ating mga partner at isipin na para sa inyong dalawa naman at lalo na kung meron ng mga bata ang mas ikagaganda ng inyong pinagtrabahuhan, pinaghirapang budget para pare-parehas na kangiti o sa Christmas bonus, hindi yung hindi ko naman naramdaman yung Christmas bonus niya. Che! Diba nga? 34 minutes na makalipas ng alas 12 ng tanghali. Nako, congratulations muna. Ayan, ang mga bibiyayaan natin ng 250 pesos na cash. Sina Wena Caparaz Tarosa. Oh, at sila Lane Paloma. Congratulations! Meron na kayong 250 pesos na cash! Mga kapatid, ano nga ba ang mga senyales na nanlalamig na sa'yo ang jowa mo? Ay, sabi ni Marvin De Varas, puro na lang siya dahilan. Wala nang paraan. Hindi na siya interesado sa mga kwento ko. O, panay pa ang share ng mga post about finding happiness for being alone and single. Ako ha, kapag kaganyan, parang walay na, no, Marvin? Mm-hmm. Sabi naman ni Jemima Joy Montirde, kapag mas marami na siyang time sa barkada niya kaysa sa'yo, pagka everyday is just an ordinary day para sa kanya, kapag hindi na makaalala ng mga special occasions na dapat nyo naman ding i-celebrate, oo, tama yan ha, as a couple, di ba? Eh, pagka wala na talaga, oo, ni hint, o ni paramdam, walay. Wala na. Ayan, sabi naman ni Joshua, ay nako, eh kasi po, pagka huwag ka maniwala. O, kaya selos ka dyan palagi. Oy, okay. May hugot, ha? Ayan, si Alaika Manjo, naku, pagka madalang na lang kayong lumabas or mag-date, nanlalamig na sa'yo ang jowa mo. Hindi ba pwedeng, ano lang, nagkakaproblema lang din sa budget? Baka ganun lang din, ano? Sa loob na lang kayo mag, kaya nga sabi ko kahapon, di ba, i-reinvent ang inyong relationship. Marami pa na hindi magastos na bagay na pwede namang gawin. Ayan, pero ano't ano ba paman ang inyong mga dahilan, sana nga ho, huwag naman matuloy sa hiwalayan.
ha, ang inyong mga konting tampuhan, ang mga konting panlalamig. Hindi naman po porke nanlalamig ay nawawala na. Dahil marami naman po tayo, kailangan lang i-resuscitate o ang ating relationship. Kaya pang buhayin, kaya pang hingahan, kaya pang bombahin ng konti, di ba? Para mabigyan ng panibagong buhay. Kaya talaga naman, napakahalaga po ano, ng ating pag-re-reinvent ng mga bagay-bagay. O kaya naman, pag-revisit din, bisitahin natin ano ba yung mga simpleng ginagawa natin noon na nagpapakilig sa ating mga partner o nagpapangiti, nagpapasaya sa kanya. Ganyan, it doesn't necessarily mean na kailangan gumastos ka pa, paghandaan ng sobra-sobra, di ba, ng garbo. No, hindi, balikan nyo lang, saan nga ba yung mga masisimpleng, mga simpleng bagay na pinupuntahan ninyo, mga simpleng lugar, mga simpleng bagay na ginagawa ninyo as a couple, ha, na nakapagpapasaya sa inyong dalawa. Baka yun ang makakapigil sa patuloy na panlalamig ng ng damdamin sa iyo ng jowa mo. Ayan, wag n'yong wag iisnabin yung mga signs na ganyan, lalo na kapag ka mahal na mahal mo naman talaga siya. Pero kung ayaw mo na, hayaan mo na. Hintayan na lang kayo kung sinong unang bibitaw. Wag tayo magpilit, ha? Alam ko naman yung iba ganyan, pararamdam talaga ng lalamig na dahil gustong bumitaw na. Pero eto, meron lamang po tayong reminder, ha, sa ating mga winners dito sa ating programa, lalo na nga sa Astig Confessions. Pakisilip nyo nga po ang inyong mga message request. Ha, meron po kayong 2 days para mag-reply. Once na hindi po kayo mag-reply, mavo-void o mawawalan po ng visa ang inyong mga panalo, ha, after 2 days. Kaya sa message request, ha, para sa mga kapatid natin, oo, na narinig ninyo, in-announce sa amin ang inyong pangalan, tignan nyo agad dun sa message request and you have 2 days para mag-reply. Okay? Ha? Para kasi minsan no, hindi talaga tumutuloy doon sa messages natin, sa direct messages, andun siya sa message request. Okay? Sa ngayon, paalaala muna, alas 12, magkarinigan at magkatutukan nga po ulit tayo dito sa 105.9 True FM. Ito po ang programang H2H, Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy.